Hello guys, hello mga ka-Pixie, hello Air Signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie. Tayo, ang pamagat ng ating episode for today ay past, present, future mga ka-Pixie. Ito isang timeless Tagalog tarot reading para sa Air Signs, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Pag sinabing timeless mga ka-Pixie, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. Pwede rin hindi dahil general lang. Pero kung hindi siya nakaresonate sa'yo right now, pwede mo siyang balikan next time, next week, next month, next year, next year, anytime mga ka-Pixie, baka mag-resonate na siya sa iyo, okay, during those times. So, yun yung ibig sabihin ng timeless. So, hahanapin natin yung energy ng scrolls dahil ang air sign, ako is Gemini, Libra, ay represent ng scrolls dito sa deck na to mga ka-Pixie. So, i-shuffle natin siya, titingnan natin ang inyong past, present, future energy. Right. So, habang kinashuffle natin siya, mga ka-Pixie, inform ko lang din tayo na open yung ating exclusive membership program dito sa ating YouTube channel. Sa mga gusto mag-join, mga ka-Pixie, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Mga ka-Pixie, napakaganda ng mga videos doon and marami tayong matututunan. Alright, so, and kung hindi nyo pa napapanood guys, yung ating 2023 kapalaran, no? Meron na tayong pick-a-card version na ka-upload na sa channel natin. Nandiyan lang sa ating homepage guys, no? Kung hindi nyo pa napapanood, watch nyo na mga ka-Pixie. Napakaganda ng mga readings natin for 2023. Alright. Okay. So, ito yung ating energy mga ka-Pixie. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, kayo ay na-represent ng Queen of Scrolls sa ating spread mga ka-Pixie. This is you and this is your energy. Yung sa baba natin yung past mga ka-Pixie, yung sa gitna yung present energy, and then itong sa taas yung possible future or in the near future na energy natin sa ating spread mga ka-Pixie. So dito sa story na to mga ka-Pixie, no, there are a lot of negativities na nakita natin, pero unang-una, for some of you, maaaring nagkaroon kayo ng parang there were a lot of things na sinubukan niyong gawin all at the same time, no? So, nakita natin na yung energy niyo is you were striving or you were looking for growth mga ka-Pixie, no? Definitely growth and opportunity talaga yung gusto nyong i-explore mga ka-Pixie. For some of you, may mga nakapagsapalaran pero it didn't turn out well. So ibig sabihin yung resulta parang hindi masyadong naging favorable sa inyo. May mga bagay na parang sabay-sabay yung ginawa mga ka-Pixie. Yun nga lang, parang hindi siya masyadong naging favorable sa inyo. Mas maganda if you know yung Pareto principle mga ka-Pixie, parang you focus on 80% of your energy on one task and the other 20% of your energy dun sa other minimal tasks. Kapag ganun yung ginagawa nyo, mas nakakapag-focus kayo, mas marami kayong na-accomplish mga ka-Pixie on a certain task kumpara dun sa mga nag-multitasking na trying to do things all at the same time pero ang nagiging resulta is hindi siya na-accomplish lahat. So, parang nakatenga din siya. So, yun yung maganda sa Pareto principle, guys. No? So, if you can search on that, pwede yung i-search. Why not? Maaaring makatulong siya sa inyo whether sa work nyo or sa business nyo mga ka-Pixie. Pero yung foundation kasi ng story nyo, ganun yung nangyari. Parang you tried to explore, meron kayong ginawa, marami kayong gustong gawin, pero hindi siya masyado naging favorable sa inyo. So, nagkaroon, may mga delays, may mga hindrances, may mga blockages, may mga na-overlook mga ka-Pixie. And bukod doon, no, parang tinamaan din yung confidence nyo mga ka-Pixie na parang hindi na kayo makawala sa ganong klaseng cycle and natamaan yung confidence nyo, yung beliefs nyo na parang syempre kapag may mga negative na hindi nangyayari, ang nagiging impact nyan sa ating subconscious mind is negative din, especially if you tend to react, no? Parang okay, so parang this is a failure, okay, this is a failure, okay, this is a failure. So parang yung iba sa inyo nagkakaroon na ng limiting beliefs mga ka-Pixie, and that causes or that
causes an impact to your confidence, guys, no? So nakikita natin na nagkaroon ng impact to sa confidence ng iba nating mga kapiksi na Aquarius, na parang iniisip nila na kung mukhang hindi talaga para sa akin to, baka hindi ko talaga kaya, baka this is not really for me, mga kapiksi. So merong ganong klaseng story or energy sa foundation ng story nyo or sa past nyo, mga kapiksi. And for some of you guys, dala-dala nyo yan sa inyong sa inyong present energy, kasi nakikita natin na meron pa, disrupted pa yung energy, mga kapiksi. Pero ang maganda dito is patapos na yung, kumbaga, you are putting an end dun sa mga turmoil na nangyari dun sa inyong past, no? So yung iba sa inyo, you are trying to move on na, naka-move on na yung iba sa inyo, and yung iba sa inyo parang I'm sensing na yung iba nagpapahinga, and yung iba parang you are looking for another inspiration, no? Another hope sa inyong buhay, another inspiration. Parang hindi pa rin nawawala ng pag-asa na there is something better for you, which is definitely true, mga kapiksi. Okay, so ang buhay, di ba, it's about experimentation. Last night nakabasa ko ng article about Steve Jobs, and kung kilala niyo si Steve Jobs, di ba, siya yung nagsalba ng Apple na company from bankruptcy. And it's because si Steve Jobs, hindi siya takot na magkamali, no? He's not afraid of making mistakes, and with those mistakes, ang dami niyang in-innovate, ang dami niyang, alam mo yun, pinagbuhusan ng oras at panahon, and look at where Apple is now, mga kapiksi. It's one of the leading companies in terms of technology, diba, pagdating sa mga mobile technology. Pero ang gusto kong sabihin, mga kapiksi, is dahil dun sa mga pagkakamali nyo, mga kapiksi, in the past, no, hindi nyo siya parang tinatrato na parang hindrance sa buhay nyo, and yung iba sa nyo parang tinake nyo siya as lessons para matutunan, para yung mga natutunan nyo from your past mistakes is magsilbing reference guide nyo in the future. And right now, sa present moment nyo, maaring scattered pa yung energy nyo, pero you are always looking for new ways on how to recover, how to cope up, mga kapiksi. Merong pag-asa, inspirasyon, and patapos na, kumbaga, nakaka-move on na kayo din sa mga pains nyo of the past, mga kapiksi, yung mga past mistakes nyo, mga kapiksi. Alright? So, in the near future, mga kapiksi, no, nakikita natin na sabog-sabog pa rin yung energy nyo, just like what happened dun sa past nyo, mga kapiksi. So, I suggest, guys, na maging focus kayo, matuto kayo mag-focus, no? Yes, and kagabayan kayo ni Archangel Gabriel, mga kapiksi. Si Archangel Gabriel ang ating gabay para sa communication, mga kapiksi, and sa mga creative ideas din, no? So, especially in your case na in the near future, baka madami na naman kayong gustong gawin. That's why kalat-kalat na naman yung energy nyo, just like what happened in the past, mga kapiksi. Kung nagkamali na kayo sa past, don't make the same mistakes again. Magdasal kayo, no? And, you know, parang focused muna kayo, guys, no? One task at a time, or one, alam nyo yun, one plan at a time, mga kapiksi, I suggest na ganun muna yung gawin nyo para talaga makakita kayo ng results sa buhay nyo, mga kapiksi. And once na nakita na kayo ng movement or progress, and then you can move on to the next phase, mga kapiksi. Pero ang maganda dito is you will be guided by Archangel Gabriel. You will be full of inspiration and creative ideas, mga kapiksi. And you will be able to communicate clearly to other people kung ano yung mga plano mo sa buhay. So, this will definitely bring you a bright future ahead of you, guys. Okay? So, napakaganda ng magiging resulta niyan in the future, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot na sumubok ulit. Okay? Hindi porket nagkaroon kayo ng failures in the past, eh magiging failure na rin yung inyong future. So, tawag dito, take it as lessons, no? And then, para ma-avoid nyo na yung same mistakes sa future. So, tingnan natin, guys, kung ano pa yung other set of energies para sa inyo sa future, mga kapiksi, para sa air signs, sa Aquarius, Gemini, and Libra. Okay.
may mga subliminals tayo mga kapiksi dito sa ating channel, no? Mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship, guys, mga katulong para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Salamat sa mga nag-share ng success stories nila. Everyday, nakatanggap tayo ng success stories and pinupost natin yan sa Instagram, sa Facebook, and sa ating YouTube stories. Thank you all so much. Yung mga kwento nyo, guys, nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kapiksi. So, sana, next time yung success stories mo naman yung ating tawag dito, maipost, no? So, ito mga kapiksi talaga na yung kita natin na hindi ka tumitigil, no, sa paghahanap, sa pag-explore mga kapiksi ng mga other things na pwede mong magamit, especially pagdating sa iyong finances. And yung iba sa inyo, hindi pa rin kayo natatakot na sumubok ng mga bagong kaganapan, bagong opportunities, mag-take on ng mga bagong risks, no? And definitely, there will be brand new ideas, like I said, no, gagabayan kayo ni Archangel Gabriel para magkaroon kayo ng mga creative ideas sa mga bagong simula, bagong opportunities na pwede nyong gawing inspirasyon para sa susunod na chapter ng buhay nyo. And yung iba sa inyo, guys, na hindi pa rin nawawala yung parang duda nyo sa sarili nyo, kasi like I said, no, parang tinamaan yung confidence nyo. Change your story, mga kapiksi. You have to learn to let go of the past. Sabihin nyo na that was then, this is now. Okay, so tapos na yun, it's over. I was a failure before, pero magiging okay ako in the future, because I believe and I trust in myself and that the universe is always behind my back and everything is working out in my favor. Yun yung pinakamagandang tagline or affirmation na sabihin nyo, guys, para ma-recover nyo yung self-confidence nyo. Everything is working out in my favor. Everything is working out in my favor. Everything is working out in my favor. And nakikita natin dito, guys, na talagang sasagutin ni universe yung iyong mga dalangin, yung mga hinihiling mo. You are definitely guided by the divine, mga kapiksi. Hindi ka talaga papabayaan sa future nyo, mga kapiksi, no? And i-assess nyo yung sarili nyo, mga kapiksi, what you're seeing right now in your circumstances is the result of your past stories, so you can definitely change it in the future by focusing on your present thoughts right now. So what's going on in your head, make sure na maging cautious ka, make sure that you are always thinking good things about yourself and your life, mga kapiksi. Alright, so yan ang iyong reading, air signs, para sa episode na to. Let me know, guys, if naka-resonate ka, mag-iwan ka ng like and comment sa ating video for energy exchange, yung iyong 2023 kapalaran, guys. Naka-upload na ako, ninyo ba napapanood, check nyo itong video na to, baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, subscribing. See you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.